the DZRH, the Elizalde. Look at the bus, it's time to mend. A corporate thing. So, ang sinasabi ko na lang. Isang mapayapang hapon, Pilipinas. Narito ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja, na bumabati sa lahat ng nakikinig sa atin sa DZRH at sa lahat ng nanonood ng RHTV, lalong-lalo na sa ating mga kasamahang alagad ng sining at kultura sa buong bansa. Bago po ang lahat, iniimbita ko kayo na manood sa Ballet Manila Summer Intensive Student Performance sa May 31 sa Aliu Theater. Since April po, ay araw-araw po kaming nagtitraining sa Ballet Manila Summer Intensive. Ang mga estudyante namin from 3 years old up. And mahigit 100 students po ay magsasayaw sa May 31, 3 p.m. sa Aliu Theater. Magsama-sama po tayo sa Just Dance 2015. Samantala, sa hapong ito, kasama natin ang isang multi-awarded novelist at short story writer na ngayon ay pumasok na rin sa mundo ng pagguhit. Bukod sa pagdidibuho ng mga illustrations para sa kanyang sariling nobela, nagkaroon din siya ng isang exhibit sa Rizal Library ng Ateneo de Manila University nitong nakaraang Marso. At ang kanyang napiling tema, mga aswang, diablo at iba pang di pangkaraniwang nilalang. Alamin natin kung ano ang naglalaro sa malikhaing isip ng manunulat na ito sa kalahating oras ng masayang kwentuhan kasama ang premiadong novelist at short story writer na si Allan Derain. Isinilang noong 11 ng Mayo 1973 sa Angat, Bulacan, lumaki at nagkamalay ang manunulat na si Allan Derain. Nagtapos siya ng kurso sa malikhaing pagsulat mula sa University of the Philippines sa Diliman at sa kasalukuyan ang siya ng panitikang Pilipino at malikhaing pagsulat sa kagawaran ng Filipino at Fine Arts Program sa pamantasan ng Ateneo de Manila. Taong 2005, nang ilimbag ng UP Press ang kanyang unang aklat na pinamagatang Scrapbook, isang kalipunan ng kanyang maikling kwento. Samantala, ang kanyang unang nobela, ang banal na aklat ng mga kumag, ay inilabas naman ng Kacho Publishing noong 2013 at ng Anvil Publishing Incorporated noong 2014. Nagwagi ito ng Carlos Palanca Memorial Award Grand Prize at ng Loyola School's Outstanding Scholarly Work noong 2013 at ng National Book Award, Juan C. Laya Prize for Best Novel in a Philippine Language at Best Novel in a Philippine Language sa Philippine Reader's Choice Award naman noong 2014. Bukod dito, nagwagi ng Palanca ang iba pa niyang isinulat na kwento noong 2006, 2007 at 2008. Lumabas ang ilan sa kanyang mga akda sa mga publikasyon tulad ng Aklat Likhaan na Mga Tula at Kwento, Lagda, Malay, Kulefolyo, Heights at Liwayway. Bukod sa pagsusulat at pagtuturo, isa sa mga sinikap niyang pag-aralan ang pagguhit. Naging ilustrador siya ng sarili niyang nobela, gayon din ang aklat na Ang Diablo sa Pilipinas ni Isabelo de los Reyes at ng disenyong pabalat ng Likhaan Journal 8. Kasalukuyan din siyang moderator ng Heights at presidente ng Naratibo, isang sabahan na mga kwentista. Isang mainit na pagbati ang hatid ng Art2art sa ating panauhin sa hapong ito, si Ginoong Allan Derain. Allan, welcome to Art2art. Magandang araw po at maraming salamat sa pag-imbita sa akin dito. Maraming salamat sa pagdalo mo dito sa amin and kasama pa ang mga nobela mo. Pero pag-uusapan natin yan mamaya. Actually, marami na akong na-interview na mga writer dito sa Art2art sa mahigit 8 years namin ng programa. At usually ang sinasabi nila, kaya sila pumasok sa writing ay dahil nakahiligan nilang magbasa. Sa iyo ba ganun din? Oo. Sa tingin ko ganun din. Dahil nakita ko na
konti lang yata yung klase ng mga libro na mm-hmm. gusto kong basahin na available mm-hmm. sa bookstore. Kaya tingin ko, kinakailangan ko silang isulat. Mm-hmm. Uh-huh. Kaya sinusulat ko ngayon yung mga bagay na ako rin mismo gusto kong basahin. Mm-hmm. Kaya talagang konektado mm-hmm. ano, silang dalawa sa akin, yung, mm-hmm. yung pagbabasa at yung pagsusulat. Mm-hmm. So naalala mo ba kung ano yung mga nakihiligan mong basahin nung bata ka? Yung kaun okay yung yeah siguro ang kauna-unahan kong nabasa noon ay na talagang ang sabi ko talaga sa sarili ko, sige, talagang regular ko na talagang pupuntahan ang ano ang library mm-hmm. ay ang comics. Oo, yun. Usually, mga bata, comics ang inuuna, di ba? Tapos, mula sa comics, mm-hmm. The Exorcist. Ayun na, yung mega klase talon. Mula sa comics na medyo wholesome, biglang naging Exorcist. Oo. Kaya ba puro mga diablo, ang diablo sa Pilipinas? O, di ba? Okay. Sige. Wait. From comics, nauwi ka sa pagsusulat ng mga maikling kwento. Correct? Okay. So, naalala mo ba yung unang short story na isinulat mo? Ano ang title? Ilang taong ka? Okay. Siguro nung elementary days ko, nagsusulat ako ng kwento, ng mga kwento, pero nasa form ng comics. At mm-hmm. Yung mga comics na yun yung binibenta ko sa mga ka-classmate ko at binibili naman nila. Ah, okay. Yun, oo. Entrepreneur ka na rin pala bata ka, ha? Okay. Kaya naisip ko na, kaya may mga nagbabasa, pwede naman pala akong magsulat. Mm-hmm. At pwede rin naman pala akong mag-drawing. Mm-hmm. Yun, kasi kasama nun, iniimbento ko rin yung mga kwento. Ah, so sinabay mo na talaga yung pagsusulat mo ay pagdo-drawing mo? Oo. Since bata ka oo. Pa? Yun. Okay. Okay, so but how would you characterize your work as a writer? Is it all mga diablo, mga nakakatakot na mga story, or meron ka ding mga masaya or romantic, or you know, pagdating sa iyong writing style, ano yung writing style? Sige, nagsimula ako bilang manunulat ng maikling kwento mm-hmm. at halimbawa na ito yung libro ko ng ano collection ko ng unang collection ko ng maikling kwento. Sana may susunod, may mga susunod pa. Ang ganda naman ng title. Scrapbook. Oo, scrapbook. So, yeah, yung madalas dito ang mga material na ginagamit ko ay yung mga nangyayari sa pang-araw-araw na buhay, mm-hmm. yung hindi talaga malayo sa mga nangyayari sa buhay ng isang halimbawa kabataan ano na nasa yung ang milyo niya ay bahay, eskwelahan, ganun mm-hmm. ano, mga ordinaryong ano lang, mga sandali sa buhay, pero mm-hmm. gusto kong makita sa aking kwento kung ano yung extraordinaryo doon sa ordinaryong sandali. I see. Aha. Uh-huh. So yun yung naging specialty ng scrapbook. Oo. So, okay. Oo. Hindi pa ako masyadong pumapalaot diyan doon uh-huh. sa mga so ilan ng short stories mo dito fantasy, sa scrapbook? Fantasy. 9 stories lahat. Oo. Okay. Tama ba? ano yung paborito mo dito sa 9 stories ng so ng far, first book mo? Okay. Collection. Lahat sila ay memorable para sa akin. Nandito yung kwento na nanalo ko ng aking unang award, nandito yung kwento na unang napansin ako ng aking fiction writing prof uh-huh. ano, pero yung sa tingin ko yung scrapbook mismo, yung title, yung kwento na may pamagat na scrapbook, yung pinaka paborito ko mm-hmm. ano, pinaka makahulugan para sa akin, dahil pagkatapos kong isulat yan, kalat-kalat kasi lahat ng mga kwento na to kung saan-saan mga magazine o publications lumabas. Pero pagkatapos kong isulat yung scrapbook, doon ako nagkaroon ng idea na pagsamasamahin silang lahat para into gawing book uh-huh. para gawing libro. Into one collection of short stories. Mm-hmm. I see. Okay, so na-mention mo na, kunwari pa, no? Na-mention mo na nanalo ka ng award. Okay. So, nanalo ang iyong nobela, ang banal na aklat ng mga kumag. Kumag. Kumag.
Okay, nung nanalo siya ng Palangka Award? Yes? Mm-hmm. Okay. You were quoted as saying, ito yung historical novel na wala ka talagang matututunan tungkol sa Philippine history. So what did you mean by that? Oo, dahil kinakailangan niyang talakayin ng nobela na talakayin ang kasaysayan ng Pilipinas doon sa isa pang tingin ko ay level na kung saan mismong yung konsepto natin ng Philippine history ay tinatanaw natin mula sa isang critical distance at kine-question natin yung maraming mga bagay tungkol doon. Yung kine-question mismo natin yung konsepto ng Philippine history kung as we know Philippine history ngayon sa ngayon. Yon. Yun yung ibig ko sabihin no, na baka nga wala kayong matutuhan tungkol diyan. Ano? Kung meron kayong isang klase, brand ng Philippine history na inaasahan, wala diyan yon. Bakit tungkol saan ba yung nobela na ito? Tungkol ito sa kung ano yung hindi natin alam siguro sa history. Ano yung hindi natin alam sa history? Kung ano siguro yung papel ng maraming mga tao sa lipunan sa panahong iyon na hindi natin nabibigyan ng acknowledgement kayo na may papel sila ng dahil lang sa hindi natin naiintindihan kung paano sila mag-isip. Okay, halimbawa na ang mga manggagamot, ang mga albularyo, ang mga babaylan, ang mga naniniwala sa mga anting-anting. Sa ngayon po, pwedeng tingnan natin sila na parang ang mga panatiko lang yan ngayon at noong unang panahon. Pero kung titingnan pa natin yung kabilang panig ng kasaysayan na hindi masyadong napag-uusapan, ang ganitong klaseng mga tao ay nasa front line ng pakikipaglaban doon sa mga sumakop sa atin. At kaya ako fascinated sa kanila. Sandali lang yung yung microphone, baka masira. Okay. Masyadong passionate. Masyado kang passionate. Okay. Kaya ako fascinated, kaya ako manghang-mangha sa kanila dahil nakita ko sa kanilang pakikipaglaban ang pagtatagpo yung meeting ng kasaysayan ng history at ng mito kung saan sa kanilang pakikipaglaban nagamit nilang armas, nagamit nilang weapon ang mito bilang rallying point ng kanilang pakikipagpunyagi ng kanilang struggles. Okay. So at hindi masyadong tinuturo 'yon sa mga history class nowadays. Kasi nga hindi naman lahat naniniwala sa power ng mga babaylan, ng mga shaman, no? Hindi, although it is a part of our culture, pero hindi lahat naniniwala dito, syempre dahil tayo ay mga Katoliko and sige, wag na natin pag-usapan 'yan, baka mamaya maging controversial pang art to art. Okay. So okay. So sa tingin ninyo, bakit nanalo ang banal na aklat ng mga kumag ng Palangka Award? Hindi ko alam kung ano yung nasa isip syempre ng mga naging hurado. Pero sa aking palagay bilang mismong nagsulat ng nobela, yung meron akong mahalagang bagay na po pwedeng i-offer, i-alok by way of this novel. Gusto ko rin ipagmalaki na yung nobelang ito ay nakasama siya sa listahan ng mga rekomendadong babasahin ni Dr. Caroline Howe. At ito ay mga babasahin para sa mga gustong mag-aral ng Philippine Studies. Okay. So, ano yon? Hindi araw-araw na nangyayari yon na totoo. Ang isang imaginative work ay siseryosohin ng mga nag-aaral ng history, nag-aaral ng tungkol sa ating lipunan. So, yun yung tingin ko na merit ng nobela. Okay. Pero
do you think na napansin at nabigyan ng ganong honor ang iyong short story at nobela dahil sumali ka sa Palangka Awards competition? I mean, how important is a literary competition sa mga manunulat ngayon? Sa tingin ko, may mga practical, siyempre, na napakinabang yung pagkapanalo sa yung ganyang klaseng mga contest, lalong-lalo na kung national in scope, nung contest. Mm-hmm. Kasi hindi naman karamihan sa mga nagbabasa sa atin ay paano ko ba sasabihin ito. Mm-hmm. Pag pumasok sa bookstore, mm-hmm, ay alam nila agad yung mga title na dapat nilang basahin kasi makakatulong sa kanila sa kung ano pamang paraan. Yes. I mean, mm-hmm, hindi ganun ka usually talaga pag pumasok ka sa bookstore merong parang New York Times bestseller. Oo, yung mga bestseller. Totoo. Non-fiction, merong bestseller na fiction. Kumbaga may mga category na. Oo. So yun. So yeah, lahat ito mga external na recommendation. Mm-hmm. At ang isang literary award ay isang klase ng ganong klase ng, yes, ng recommendation. Yeah, may mga bookstore, mm-mm, na pagpasok mo, merong Palangka Award bookshelf, di ba? Oo. Uh-huh. Oo. Yun. So, kahit pa paano, nakakatulong din yun kasi na-inform nila yung mga mambabasa na kung yung ganitong mga akda yung gusto ninyo, eto yung pwede ninyong basahin. So, nagbibigay kahit papaano sila ng alternative, kung mm-hmm pwede nating tawagin alternative, mm-hmm, sa mga mambabasa, bukod doon sa mga titles na talagang popular na dahil sa, well, pwede nating sabihin, dahil sa media hype. Yes, mm-hmm, yes, that's true. Okay, well, congratulations sa iyong Palangka Award. Maraming salamat. Marami pa po tayong pag-uusapan kasama ang award-winning short story writer and novelist na si Allan Allan Derain, dito pa rin sa Art to Art. Kaya ko to. Magbabalik po kami pagkatapos na ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art to Art. Schedule ng mga inaabangang konsyerto. Update sa mga magagandang panoorin sa mga tanghalan at teatro. Narito na ang Art to Art Calendar. Narito ang ating Arts Calendar sa Sining Biswal. Iniyahandog ng Galleria Duemila hanggang May 30 ang Woven into Being, solo show ni Kidlat Digia na nagtatampok ng tinatawag na Fragmented Photographic Tapestry. Gamit ang craft at technology, pinaghalo at hinabi ni Digia ang mga strips ng digital prints ng kanyang mga larawan mula sa biyahe niya sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Ang resulta ay maituturing na alternate reality. Ang Galleria Duemila ay matatagpuan sa number 210 Loring Street, Pasay City. Para sa karagdagang detalye, tumawag sa 831-9990 o mag-email sa gduemila@gmail.com. Kasalukuyan namang isinasagawa ang exhibit na pinamagatang Explorations, kung saan tampok ang mga kakaibang obrang abstract ng yumaong national artist Federico Alcuaz at ang Presidential Medal of Merit awardee na si Juvenal Sanso. Makikita ang Explorations hanggang May 21 sa Gallery Stephanie, matatagpuan sa Unit 1B Park Plaza Building, number 183 E. Rodriguez Jr. Avenue, Libis, Quezon City. Para sa karagdagang detalye, tumawag sa 709-1488 o mag-email sa inquiry.gallerystephanie@gmail.com. Samantala, patuloy namang makikita hanggang May 30 ang Sacred Valley, ang ika-apat na solo exhibit ng ceramic artist na si Winnie Go sa Art Informal. Tampok ang mahigit sa 100 maliliit na obra gawa sa mga hand-built clay na nagpapatunay sa yaman ng lupa tulad ng mga buto at prutas, root crops at bulaklak. Ang Art Informal ay matatagpuan sa number 277 Connecticut Street, Green Hills East, Mandaluyong City. Usapang sining at kultura para sa lahat. Kasama ang balerina ng bayan, si Lisa Macuha. Art to Art.
Kasama pa rin natin ang premiadong manunulat na si Allan Derain. Okay, nabanggit kanina sa intro na sinubukan mong maging illustrator din ng sarili mong nobela. And in fact, ang dami kong nakikita ng mga illustrations dito na I'm sure fina-flash ngayon sa ating screen. So, paano ka naghanda para sa gawain na ito? Did you take art courses? Did you take short courses on illustration, workshops, visual art? This visual arts workshop? Ang totoo, wala. Dahil ang yung nobela kasi ay produkto din ng aking MA thesis. Tapos nung pinresent ko ito sa mga panelists, yung isa sa strong recommendation nila ay dapat mayroong mga ilustrasyon yung nobela. Mm-hmm. Na yung unang idea ko parang medyo apprehensive pa ako doon dahil parang hindi ako sold out doon sa idea na nobela tapos may illustrations. Mm-hmm. Kasi tingin ko yung illustrations ay intrusive yon doon sa reading experience ng mambabasa. Ah, okay. Parang pinapakialaman mo yung imahinasyon na nabasa. Parang hayaan mo siya. Kung paano niya inimagine yun, yun. Ano? Pero ang sabi sa akin ng aking mga panelists, may mga nobela na pwedeng walang ilustrasyon, pero ang nobela mo, hindi yan pa pwedeng walang ilustrasyon. Hindi ko alam kung anong ibig nilang sabihin doon. Ano. Tapos, nung ipinasa ko yan sa aking publisher, yun din agad yung unang reaction ng aking publisher. Dapat itong nobelang ito may ilustrasyon. So ang dami na talagang nagsasabi sa'yo. Illustrasyon ba? Okay. Kumuha ka ng pencil at nagsimula akong mag-drawing. Naalala ko, nung high school, nung elementary naman ako, nagdo-drawing naman ako. So, bakit hindi? Pero of course, nung una, sinubukan ko pa na maghanap ng artist talaga na naaral. Pero nung nakita ko yung mga trabaho, parang hindi mo gusto. Oo. Hindi ka satisfied. Yun. So sabi mo, kaya ko to. Di ako na lang. Ikaw na lang. Na lang. Aangkinin ko na lang yung buo kong nobela. So no? yung na-discover ko, yung talent pala sa pagdo-drawing. Pag hindi mo na ginamit, pwedeng mapurol, pero hindi siya nawawala. Hindi katulad halimbawa ng piano o siguro ipagsayaw. Pwede pag matagal mo nang hindi pinrakis, mawawala. Ay, talaga nawawala. Oo. Yung sa akin, nawala na talaga. Pero yung drawing, parang natulog lang siya. Pero pag ginising mo siya, nandun pa rin siya, maasahan mo pa rin siya. Yun. Okay. So, ilan yung illustrations mo sa iyong nobela? Yung bilang ko dito ay 50 plus na illustration. Para dito sa librong ito, nagdesisyon ako na so kung magkakaroon ito ng illustration, gagawa ako ng isang yung tinatawag natin ngayon na illustrated novel. Vis-a-vis yung graphic novel na comics o yung nobela na may mga incidental na illustrations lang. So yung ibig sabihin, kinakailangan kong makapag labas ng yung dami ng illustration na magkakaroon siya ng certain regularity. So ibig sabihin, kung meron akong 30 chapters, at least bawat chapter merong isang illustration. So dapat may ganung klase ng pattern para ko siya matawag na illustrated novel. So it's an illustrated novel. Okay. And how long did it take you to make the illustrations? Another one year. Kasi, so 1 year mo sinulat yung nobela? Yung actual na sulat lang, yung kung ang ibig sabihin ay yung humarap ka sa laptop, tapos tinype mo, dalawang buwan lang halos or less. Pero hindi yung regular na trabaho. So, siyempre, bawat isang araw yata nagde-devote ako ng 3-4 na oras. So parang ganun lang. So tuloy-tuloy yun. Okay. Pero natagalan ako sa pagre-revise. 3 taon halos yung revision. Yung revision, 3 years. Oo. Okay. Tapos, nung natapos ko na yung manuscript, doon ko pa lamang sinimulan yung project ng pag-i-illustrate. At ang karanasan ay parang
sinusulat ko uli yung nobela, pero ibang medium na lang yung gamit. Ang challenge... So parang 4 years itong trabaho? Oo, halos. Wow. More or less. Okay. Mm-hmm. Ang challenge dun sa ano, pag-i-illustrate ay... So, di ba, sabi ko kanina, hindi dapat intrusive. Kaya hindi rin siya dapat na... Hindi rin niya dapat dinuduplicate yung text. Dapat ay meron pa siyang iba pang sinasabi bukod doon sa mismong yung kwento na mababasa mo. Dapat ay nagda-dialogue silang dalawa nung text. Yung pinaka pwedeng daring na pwedeng gawin ng illustrator ay minsan hinahamon niya yung reality ng text o kinokontra niya yung text. Nasa tingin ko mabuti na lang ako na mismo ako rin mismo yung nagsulat. Okay. Kasi tingin ko kung ibang illustrator hindi niya yun madaling magawa dahil yun nga yung may respeto siya doon sa teksto. Oo, pero kung ikaw na rin yun, pwede mong paglaruan at madaling gawin sa iyo yung paglalaro. So anong mas gusto mong gawin, short story or novel? May kanya-kanya silang charm, pero para sa akin mas nararamdaman ko yung syempre yung disiplina kapag nasa nobela. Meron kang certain lifestyle na kinakailangan mong i-maintain, rigor at yung schedule din ng pagsulat, disiplina. So anong ginagawa mo pag meron kang writer's block? Or hindi ka nagkakaroon ng writer's block? Hindi ako nagkakaroon. Wow! Award-winning na nga, wala pang writer's block. Tingin ko, wala pa kasi akong karapatang magkaroon ng writer's block. Parang yung mga nasa level lang nila Virginia Woolf yung pwede magkaroon ng writer's block. Pagkatapos nila makapag-produce ng maraming titles. At ganun din naman yung sinasabi ko sa mga estudyante ko na sa creative writing na wala akong maririnig na writer's block dyan. Hindi ka mapagpasa. Pag nag-uumpisa pa. Oo. Okay. So, matapos ang iyong nobela, nagkaroon ka ng exhibit nitong just last March. Tinawag mong Tagolilong Kalipunan ng Mga Diablo, Aswang at Kumag. So, ikwento mo naman sa amin kung ano ang nasa likod ng title na ito at ano ang naging nilalaman ng iyong exhibit. Yung Tagolilong ay isang Visayan Tagalog word. Okay. Na ang ibig sabihin ay yung bisa ng isang anting-anting na po pwedeng magbigay sa may-ari ng kapangyarihan. Una, para maglaho sa paningin, maging invisible. Tapos pangalawa, mag-assume ng iba't ibang anyo, metamorphosis. So yung kombinasyon nung dalawang yon rolled into one amulet. No? Yon yung Tagolilong. Okay. At yung Tagolilong, yan ay ginagamit, meron tayong mahabang kasaysayan ng paggamit ng anting-anting na yan. So ang gumagamit niyan sa atin ay ang mga babaylan, mga shaman, ginagamit din ito ng mga bagani, ng mga warrior, ginagamit din ito ng mga guerrilla, ginagamit din ito ng mga aswang. Meron ka ding agimat? Meron akong koleksyon. Pero okay. For display lang sa tingin ko kasi... Wala kang dalang agimat ngayon sa pangunan. Ayoko nga, sayang nga. Hindi ko dala yung mga yung mga nabibili lang sa Quiapo. At yung mga binibigay ng mga estudyante ko pagkatapos kong silang turuan ng isang SEM tungkol dito sa mga bagay na to. So, nagre-regalo sila ng mga anting-anting. So, matanong ko, naniniwala ka sa power ng agimat? Okay. So, syempre, baka ang isusunod mo na rin itanong dyan ay, so, naniniwala ka rin ba sa mga aswang? Naniniwala sa mga diablo? Okay. Paliwanag ko lang ng konti. Teka, ako nagtatanong. Ako yung host nitong programa eh. Okay, so, sige. De, maganda yun, di ba? Advanced na. Sige. Huwag mo muna. Okay. Okay. Yung paniniwala tungkol dito sa lahat ng mga bagay na ito, tinitingnan ko ang... Kasi ang mga naniniwala dito ay yung mga tao, yung sabi ko kanina, hindi natin sila naintindihan kung paano sila nag-iisip. Pwede kong sabihin na mayroong isang kultura na sila'y nakakaunawa, so tatawagin natin sila mga tagaloob. Okay? So, ako ay tagalabas. Hindi ko paniniwala yung paniniwala nila. Pero bilang manunulat, gusto kong lumagay doon sa posisyon na wala ako sa labas. At wala rin naman ako sa loob, kundi nandoon sa gitna. At may kakayahan na
tingnan yung pareho, mm-hmm. no? At ano ba? Mm-hmm. Ipakilala sa mga tagalabas kung paano nag-iisip mm-hmm. ang mga tagaloob. Okay. At siguro baka vice versa. Yeah. Ang iniisip po ang mga manunulat siguro mainam na mayroong ganung ano vantage point na isang mm-hmm. Pribilehyo din dapat mm-hmm. ng isang manunulat. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. So, meron ka bang bagong writing project ngayon na pinag-aabalahan? Oo, yun. Meron akong research grant ano galing sa Ateneo de Manila University. At ang aking trabaho ngayon dahil sa research grant na yon ay pag-aralan ang mga aswang. Ano? Wow! Okay. So, yun, ambisyoso yung proyekto. So pupunta ka sa Romblon? Or Sorsogon? Yung parte ng research talaga, pagpunta doon sa mga lugar, mm-hmm. isa na yon. Pagtatanong-tanong sa mga tao na nandun mm-hmm. sa lugar. Mm-hmm. At library research din. Na-exciting din dahil kinakailangan kong tingnan yung mga historical at cultural text documents mm-hmm. na isulat tungkol sa mga aswang. Mm-hmm. Wow. Mm-hmm. Meron akong kilalang exorcist. Kilala kita. Hindi, I mean, totoo ha? Totoo. Teka muna, may bumibili ng mga illustrations niyo? Well, kanina meron akong kausap uh-huh. ano na sabi niya interesado. Si Benedict Anderson kanina yung kausap ko, okay. Tapos mukhang interesado siya. Uh-huh. Kasi sa kanya yung huling libro na ginawan ko ng illustration, itong uh-huh. Ang Diablo sa Pilipinas. Okay. Uh-huh. Okay. So, libro ito ni Isabelo de los Reyes, uh-huh. pero tin-translate ni Benedict Anderson. I see. So, silang tatlo yung translator. Si Anderson, uh-huh. si Galace, at si Guillermo. Uh-huh. So, kinomission ako ng Anvil Publication para gawin ang yung illustrations ng book. Ng mga naman, puno. Okay. So, kanina, nag-lunch kami ni Benedict Anderson. Tapos, mm-hmm. gusto niyang makita yung lahat ng original ng mm-hmm. illustration. So, anong mas gusto mong gawin? Magsulat or mag-illustrator? Pwede bang pareho? Siyempre, pwede pareho. Tinatanong ko ako, sinabi ko naman, pwede mong gawin yung dalawa, no? Pero ano yung mas gusto mong gawin? Kasi talagang yung ano, yung pagsusulat sa tingin ko, doon ako nagkaroon ng lugar sa sining. Mm-hmm. At yun talaga yung gusto kong tahakin, mm-hmm. no? Yun lang, bigla lang dumating itong ganito mga pagkakataon. Mm-hmm. Pero may nagpaalala talaga sa akin na sabi niya, alam mo, kapag may dumarating na bago, madalas nakakalimutan yung luma. Sana huwag mong kalimutan yung ano, na nobilista ka at nagsusulat ka. Hindi mo makakalimutan yun kasi may agimat ka. Sige. Maraming salamat sa pagdalo mo dito sa amin sa Art2Art, Allan. Muli, marami ding salamat sa pag-imbita. Talagang hahanapin ko yung agimat na yan. Sige. And of course, sa susunod na exhibit mo or sa susunod mong libro, sana makadalaw ka ulit dito sa aming programa. Sureness. Okay. At muli, salamat sa official hair and makeup stylist ko, ang Empire Salon. Dito ang half pony naman ang aking look ngayon. At napakaganda ko talaga. Linggo-linggo, iba-iba ang aking look. Nakson, okay. Hanggang sa susunod na linggo, samahan ninyo kami ulit dito sa Art2Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Ito po ang inyong balerina ng bayan, Lisa Macuja, nagpupugay sa artistang Pilipino.